narinig o nabasa niya na hindi magagandang komento para sa kanya at magliwanag nawa ang isip niya sa kabila ng mga nasabing hindi maganda sa kanya at mapirmahan na yung dapat pirmahan para sa iyo. Nang lubos o ganap ka na maging manalastas. Lahat ng mga buhay, lahat ng mga sama ng loob, lahat ng pagsubok sa buhay, nung makita ang kwento ni Dave, ay nag-iba ang pananaw nila. Biglang nag-twist, biglang nagsabi, bakit siya? Nakuha niyang lumaban sa murang edad. Bakit siya sa ganung edad nakuha niyang lumaban? Bakit siya sa ganung edad na kaya niyang lumaban? Shout out everybody! Boom! Ayan, kamusta kayo dyan mga ka-5-9? Welcome back ulit sa akin channel, mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo. Naroon, saludo po sa inyo. Welcome back mga ka-5-9. At pag-usapan natin ulit at bibigyan ng reaction si Dave Manalastas, mga ka-5-9. Sa murang edad ng batang ito ay na talaga namang mga ka-5-9. Makikitaan mo siya ng isang napakatibay na ehemplo sa ganitong edad ng isang kabataan. Dahil nasa sentro ang pagmamahal mula sa mga manalastas at paggabay sa pamamagitan at tulong ng dasal. Kaya naman, kahit anong balakid, anong hamon ng buhay, nandyan si Dave, nakikita nating humahagalpak ng tawa, humahalakhak ng tawa, although nakikita natin pagkatapos ng mga masasamang moment na yon ay lungkot ang nakikita natin sa mata niya. Ganun pa man mga ka-5-9, lalo natin siyang hinahangaan dahil sa tibay ng kanyang loob. Ang ganitong klase ng pagkatao ni Dave ang lalong minahal at sinuportahan ng mga nagmamahal sa kanya. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa adoption, kung magkakaroon pa ba ng linaw yan, pero sabi nga ni Tech June ay napakahaba po ng proseso ng tinatawag na adoption patungkol kay Dave. Ang sa pagkakaalam ko kasi sa mga ka-5-9, no, sa adoption is nandyan yung birth certificate, pero nalaman ko hindi nakalagay doon sa birth certificate ni Dave yung kanyang tatay Alan. Dahil nga hindi malaman kung sino talaga ang ama ni Dave, pero ganun pa man napakaraming ama na sumasabay o sumusuporta kay Dave. Ngayon mga ka-5-9, pag-usapan natin yung kanyang naging ina na di umano ay kanyang ina. Kung bakit ko sinasabing di umano ay naging kanyang ina? Kasi mga ka-5-9, nagdududa pa rin ako dito sa kanyang kinilalang ina o nagpakilalang ina dito kay Dave. Dahil sabi ko nga sa mga previous vlog ko mga ka-5-9, hindi ito magagawa ng isang tunay na ina. Kapag ba nag-sorry si Apple kay Dave, sapat na ba ito mga ka-5-9? Sapat na ba ito para sa mga taong nasaktan ni Apple? Sapat na ba ito para sa mga taong nagamit o naging sangkalan o sandalan para lang masabing may naipakilala kong ama kay Dave? Tama ba ang mga nagawa na ito ni Apple na, o sa palagay niya na tama ba ang kanyang nagawa, o talaga lamang wala siyang ibang kayang sabihin o kayang gawin, o baka naman di kaya sanay na siyang gawin ang mga ganitong pangyayari?
isang katotohanan na siyempre mahirap tanggapin, mga ka-5-9. At sabi ko nga po, kung tunay na ina, hindi ho magagawa ng tunay na ina ang ganitong ginagawa kay Dave. Laban lang, Dave, at nandyan yung mga solid na sumusuporta sa'yo. At sana magkaroon na rin ng liwanag ng isip dun sa nakilala mong ina. Sana hindi siya ma-depress o hindi siya ma-stress sa mga narinig o nabasa niya na hindi magagandang komento para sa kanya, at magliwanag nawa ang isip niya sa kabila ng mga nasabing hindi maganda sa kanya, at mapirmahan na yung dapat pirmahan para sa iyo nang lubos o ganap ka na na maging manalastas. Mga ka-5-9, si Dave ay naging inspirasyon ng halos lahat ng mga sumusuporta na tunay kay Ramil. Doon sa mga bago nakakakita pa lamang kay Dave o sa mga bago nakakita pa lamang sa mga vlog ni Ramil, sasabihin nilang drama lang ito. Ay, ano ba naman yan? Wala naman yan. Umaarte lang yan. Pero doon sa mga nakaumpisa ng kwento ng buhay ni Dave at nakatutok na sa buhay ni Dave at sa mga vlog ni Ramil, totoo at tunay na nagsasabing ang laki ng dahilan bakit nabago ang buhay nila. Katulad na lamang ni Ninong Hunter ni Dave, mga ka-5-9. Umaten pala ito sa kanyang kaarawan, pero hindi siya nagpakilala o hindi siya nagpakita. Ito ang totoong buhay na dahilan o buhay na ebidensya ng taong nabago ang buhay ni Dave bukod doon sa kanyang mami-mamihan o nanay-nanayan na taga Singapore. Lahat ng mga buhay, lahat ng mga sama ng loob, lahat ng pagsubok sa buhay, nung makita ang kwento ni Dave, ay nag-iba ang pananaw nila. Biglang nag-twist, biglang nagsabi, bakit siya? Nakuha niyang lumaban sa murang edad. Bakit siya sa ganung edad nakuha niyang lumaban? Bakit siya sa ganung edad na kaya niyang lumaban? Bakit siya sa ganung edad na kaya niyang labanan ang lamig ng magdamag? Labanan ang gutom, labanan o turuan ang buhay para lumaban. Kung nakaya nga ng batang Dave, bakit yung mga malalaki na o may mga tamang pag-iisip na ay siya pa yung bibigay? Ang kwento ng buhay o kwento ng pagbabago ni Ninong Hunter dito, mga ka-5-9, ay tunay na kapupulutan ng aral, at tunay na kapupulutan ng aral talaga naman ang buhay ni Dave. Una, makikita natin na akala mo nagdadrama lang, wala yan, parang palabas lang yan. Pero pag nasubaybayan mo na ang totoong kwento ng buhay na ibinablog ni Ramil, makikita natin, mga ka-5-9, kung paano unti-unti na nauunawaan natin at natuturuan natin ang ating sarili kung siya nga sa murang edad na kaya niya, ako pa kaya? Bakit hindi ko kayang ipaglaban ang sarili ko? Bakit hindi ko kayang ipaglaban ang nararamdaman ko? Bakit hindi ko kayang turuan ang sarili ko para ako gumaling? Patuloy, mga ka-5-9, at hindi pagsasawaan ng isang Dave manalastas ay gagawing inspirasyon simula sa batang kargador hanggang sa buhay niya ngayon, na kung saan siya ngayon, na talagang ipinapakita niya kung gaano siya katibay. Bakit? Ngayon pa ba dapat bumigay?
sa kabila ng mga pagsubok na naranasan ng batang ito, ngayon pa ba dapat isuko ang sarili? Walang dapat ibang susukuan ng iyong sarili kundi sa Panginoon lamang, at tanging sa Kanya lamang tayo aasa ng gabay para magkaroon ng tibay at lakas ng loob sa araw-araw na mga hinaharap natin sa buhay. Maraming maraming salamat po mga ka-Five Nine sa patuloy na pagsuporta niyo po sa aking munting tahanan. Mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo, naroon, saludo po ako sa inyo. Huwag po natin kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw ng buhay na ibinibigay ng dakilang lumikha. Maraming salamat po. Boom! Ingat po tayo.